yung milyo na magsasakal sa Pilipinas. Hindi pala ito rhetorical, political rhetorical. Talagang tatay niya mismo magsasaka. Opo. O, ano pangalan ng tatay nanay ninyo, ho, sir? Parehong nabusin ang namayapa, Wilson. Ang tatay ko ay Pacifico Marpoleta Senior at ang aking nanay candidate niso. Nakita ba nila na naging abogado kayo? Yung ama ko po kasi namayapa ng mas maga, kaya malapit na po kung mag-graduate sa loon. Namatay siya, pero nakita, nakita po niya yung maging abogado. Pero hindi niya po ako nakita na napunta sa Congress. Madali po, ano po eh, maga po silang namatay. Pero napaka-inspiring ang buhay niyo sa lahat ng magsasaka at lahat ng tao sa Pilipinas. May nakita kami, nakita ko sa Facebook at sa TikTok, in-endorso kayo ni Pangulong Duterte. Pinupuri kayo, nakapagpagaling kayo. Ako po ay nasurpresa sapagkat pagkatapos na pagkatapos po na naipile ko yung aking COC, ay nakatanggap po ako ng text message mula sa staff ni dating Pangulong Rodrigo Duterte kung po pwede po ay pumunta po ako sa isang lugar, isa pong very modest restaurant. Malapit lang naman po, sabi ko ng wait, mga 10 minutes lang. Wow. Sabi niya, kung may time ka lang naman, baka gusto mong magkita naman tayo. Saan ka naman na? Doon po sa malapit sa ermita lang po ito. Pinunta ko po at tayo nga, sabi niya, gusto ko suportahan kita sapagkat naniniwala ko sa iyong mga ipinaglarapan. At pasalamat naman ako, okay sir. Ano yun, kumalat yung video na yun, na pinupuri kayo. Marami po siyang sinabi na tungkol sa pagtakbo at pagsuporta po niya sa akin. At ako po, ako'y nagpapasalamat. Isang sorpresa para sa akin na napaka-busy rin niya. Okay. Malayo po ang pinanggalingan niya. Nakuha po niyang paalalahanan ako at para sabihin niya ng personal na susuportahan niya ang aking kandidatura. Thank you. May tanong dito ho. Pakikanan mo sa rinig. Ang pabulit ko niyang tanong. Ay, dito ba? Dito muna, sorry. Hi, good morning po. Cathy Cruz po sa tuklasinatin.net and DZXL. Good afternoon, sorry. DZXL ang ating katipunan po every Sunday. Anyway, sir, ito tinanong ko na rin kanina sa unang panauhin ni Sir Wilson kay Senator Aimee Marcos. Ngayon po, sa pagharap niyo po sa taong bayan bilang senatorial candidate, malaki po at umiiyak na po ang taong bayan po dahil sa mahal po na pagkain at mga public utilities, kuryente at tubig. Malaking porsyento po kasi na kinikita ng taong bayan ay napupunta po sa pagbabayad lang ng mga utility bills. Ano po ang nakikita ninyo? Payag po ba kayo na i-repeal ang IPIRA? At ano po ang take ninyo about the energy development plan na magkaroon po sa ating bansa, particularly yung nuclear energy development plan at yung pagbabalik ng pag-manage ng public utilities sa government. Kasi ngayon po, masyado pong nakikinabang ang mga oligarko, ang pribadong sektor dahil hawak nila ang buong industriya po ng kuryente at tubig. Thank you, Cathy. Napakarami pong dapat na gawin. Unang-una, tama naman po na dapat ay i-amend yung ilang bahagi ng IPIRA. Lalong-lalo na po yung section na kung saan ay pinayagan po yung mga distribution utilities na magkaroon ng pagmimayari doon sa mga generation companies. Sa akin palagi po ay mayroong conflict of interest doon. Halimbawa po, kung ang isang distribution utility meron siyang pagmimayari kung ng ilang porsyento, halimbawa sa stockholding, nung gumagawa ng kuryente, nangangahulugan, mas gusto niya doon bumili. Hindi siya bibili doon sa isang kumpanya na wala siyang interest doon. Halimbawa, kung yung wala siyang interest, mas mura halimbawa ng piso per kilowatt. Mapipilitan siyang bumili doon sa kanyang kaalyado kasi meron siyang interest doon . Kaya yung kung pinag-uusapan natin, ako sabihin nila yung competitive selection process, hindi ko masyadong natutupad yun. Paano ka magkakaroon ng tinatawag ng competitive selection process
eh alam mo na kailangan bumili ka doon sa usapin sa buo mo eh. Kasi meron kang pag-aari doon eh. Yung interest mo rin uunahin mo. Pero kung wala yung provision na yun, baka sakali na yung competition mo na yun. Ilang beses pong nabanggit sa EPIRA yung salitang competition, kung alam ko ninyo. Baka hindi po nyo binabasa yung batas. Ako, nireview ko po yung gabon ng batas. The word competition was mentioned 11 times. Ano pong ibig sabihin niya? Yung mismong batas na yun, nagsusulong na dapat magkaroon ng competition sa electricity industry, sa energy industry. Bakit? Ang layo rin po talaga bumaba eh. Kahit kailan hindi mo magkakaroon ng competition, yun ang isang blocking. Pagkatapos po yun, pati po yung methodology, kung paano kinukwenta ng Energy Regulatory Commission, yung electric rate na papayagan niya sa distribution utility na singilin niya sa bawat consumer. O, iniba po nila yung methodology. Dati po yung methodology nakabase sa actual cost ng distribution utility. Ngayon po, plano pa lang ng distribution utility, babayaran mo na. Sa mga tweet, plano pa lang eh. Hindi man tatanungin ang ERC kung yung plano na tupad o hindi. Sukat na nagkakita niya na, oh, hindi ako naka, walang brownout ngayon ha. So performance based, ganyan. So tama yung aking plano, bayaran mo ako. Ang dami pong dapat na maging system loss, Kabilson. Ano po yung system loss na binabayaran po nating lahat? Yung po ay kasama dyan yung ginakaw na kuryente. Kasama dyan yung technical loss. Halimbawa, sumabog yung voltahe ng gumagawa ng kuryente. Na nabakbak yung mga kuryente. Nagkamali yung accountant nila. Nagkamali yung billing clerk niya. Nasira yung metro. Lahat ng losses ng isang kumpanya sa kuryente, tayo magbabayad. Wala tayong kinalaman doon sa losses nila. Meron po decision niya ng Korte Suprema, Wilson. Ang sabi niya, lahat ng expense ng isang public utility na hindi naman pinakinabangan ng consumer, wala ang karapatang singilin sa kanya. That is unequitable, that is unconscionable. Decision po ng Korte Suprema. Pero hanggang ngayon, wala pong natutupad yan. Kaya nga gusto ko, eh baka naman matupad ang aking pangarap ko. Yes, sir. Aking pangarap. Makarating ako sa Senado, hihingin ko agad, kung sino man ang Senate President, yes, sir. Mr. Senate President, pwede ba mong ibigay sa akin yung Committee on Energy? Ay, importante yan. At pagkatapos, ibigay mo sa akin ang Blue Ribbon Committee. Kasi, dyan yung sinasabi ko sa iyo, susuriin ko lahat yung mga agencies na yan kung bakit hanggang ngayon. The declared policy enshrined in those good laws that were enacted by Congress. Bakit ngayon? Bakit? Alam mo ba kung kailan nagawa yung Magna Carta for public school teachers? Do you have an idea? Wow. Do you have an idea? No idea, sir. 1966. Wow! Oh. May ganyan pala. Ano nakalagay sa... Baka umabalang... Ano nakalagay sa Magna Carta for public school teachers? Kailangan po yung sahod nila naka-index sa cost of living. Ah, hindi ba nagawa yan? Which the Secretary of Education should regularly submit to Congress an appropriation para sa ganun po tumaas po yung cost of living. Dapat naka-adjust po yung kanilang salary. Meron po pong nakalagay na special hazard pay kung sakasakali po sa location. Wala pong nangyayari. Meron pa silang mandatory medical and examination and medical treatment and hospitalization. Nangyayari po po ito. 1966. Ilang taon na po yun? Almost 60 years na, 15 years na. Ngayon ang sinasabi. Grabe. Oh, baka mas matanda pa yung punta sa'yo. Alam mo na ng 35 ka lang. Sana. Pero ang galing nyo. Sir, ang dami nyo alam na ito pala mga politiko natin, gawa-gawa ng batas, hindi pala naiimplement. Hindi lang sila nangako na gagawa. Unang-una, yung pangako kaya nilang alam kaya nilang gawin. Oh. Titignan nyo muna kung qualified sila na gagawin. O palagay mo nang nagawa. Napapako lang. So, nagawa na. O ay paano yung implementation? Bumili ka ba ng kotse para ilagay mo lang sa parking lot mo? Gamitin mo. Para sa kinabangan ng pamilya mo. Sir, in summary, ang sinasabi niyo, Congressman Marco Lieta,